Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Napaupo si Rika sa kanyang kama at ito ay takot na takot. Habang natutulog si Nico at pumasok naman si Pugs sa kanilang kwarto at ginising siya. Tinanong ni Nico si Pugs kung ano daw ang kanyang ginagawa kapag nahuli daw siya ng kanyang mga magulang ay talagang patay siya. Sinabi pa ni Nico na baka naninilip siya sa kanyang ate Bea, pero sinabi sa kanya ni Pugs na hindi niya itong magagawa at siya ang shining armor ni Bea. At siya daw ang magiging Daniel Padilla ni Bea laban kay Brax. Natawa siya at sinabi sa kanya ni Nico na ewan ko sa'yo, sakit ka sa ulo. Lumabas naman si Rika sa kanyang kwarto dahil hindi na siya makatulog dahil may naririnig siyang ingay. Hinay-hinay siyang kumuha ng pamalo para tingnan kung sino ang nag-iingay. Kasunod niya rin si Nico at dali-dali namang pumuslit si Pugs para hindi ito makita ni Rika. At sinabi pa ni Rika kay Nico na kumuha siya ng pamalo. Maya-maya naman ay lumabas na rin si Bea at nagtanong kung ano ang kanilang ginagawa. Dali-dali namang nagtago si Pugs na hindi nila nahalata. Lumabas sila ng kanilang bahay at nakita nila ang kanilang ama't ina na nagiinuman at masayang naglalambingan. Dali-dali namang tumakbo si Pugs sa kanilang gate at nakita iyon ni Kakay at sinabi niya na kung si Pugs ba yon. Sinabi naman ni Bea na lasing na daw talaga ang kanyang nanay. Paano naman daw mapupunta si Pugs sa ganong oras? Sa bahay naman nila Jigs ay nakaharap siya sa kanyang laptop at pinapanood ang video nila ni Rika. Ang video na sumira sa buhay ni Rika, ang kanilang sex scandal. Nasa bar naman si Attorney Dizon at suot nito ay ang sexing damit. Gusto niyang mapalapit sa kaibigan ni Jigs para malaman kung ano ang mga sikretong kanilang tinatago. Bago siya pumunta sa bar ay ni-research niya muna kung sino ang mga kaibigan ni Jigs at kung saan ito pumupunta. At hindi nga siya nabigo. Nilapitan siya nito at tinanong kung ano ang kanyang maitutulong at sinabi naman ni Attorney Dizon na hinahanap niya daw si Diego Ramones. At sinabi naman ni Attorney Dizon na na-meet niya daw si Diego Ramones sa Manila few weeks ago. Gumawa si Attorney Dizon ng istorya para mapalapit ito sa kaibigan ni Jigs. Pabalik sa bahay ni Narika, tinatawag niya si Nabea at Nico dahil para sa kanilang almusal. Nagising naman si Kakay at naabutan niya si Rika na nagluluto sa kusina. Ipinagluto naman ni Rika ang kanyang ina para sa kanyang hangover. At sinabi naman ni Kakay kay Rika na ang ama pa daw niya ang nagturo sa kanya paano magluto ng ganon. Hindi niya daw na-imagine na sila ang ipagluto ni Rika ng soup para sa hangover. Pero sinabi ni Rika na ayos lang dahil parang sila na lang daw ang gagawa ni Rika ng ganon. Dahil siya daw ay hindi na magkaka-hangover dahil after na nangyari sa kanya ay ayaw niya nang uminom. Nagtanong pa si Rika sa kanyang ina na kung may tampo ba daw sila sa isa't isa ng kanyang ama, pero sinabi naman ni Kakay na okay lang sila at huwag silang isipin. Tinanong ni Kakay si Rika kung kamusta daw ang kanyang mga kaopisina, kung okay lang ba sila, at sinabi naman ni Rika na oo, akala niya daw ay i-judge siya, pero hindi. Nagkamali daw siya. Masaya naman si Kakay at sinasabi niya na parang nagugustuhan niya na daw ang mga co-workers ni Rika. Sa opisina naman ni Raven ay nakatulugan niya ng pag-inom ng kanyang wine sa kanyang table. Nagulat naman si Raven nang magising siya nang makita ang bote ng kanyang wine na konti na lang ang laman. Dali-dali siyang tumayo, kinuha ang bote ng wine at nirefill ito ng juice. Agad niya namang binalik sa kanyang lalagyan at bumalik siya sa kanyang table. Kunwaring may ginagawa siya at tinawag naman ni Raven si Trixie at sinabi nito na kung pwede bang tumawag sa kanilang bahay dahil kailangan niya ng change of clothes. Hindi niya daw ini-expect na uumagahin siya sa kanyang ginagawa sa opisina. Sinabihan siya ni Trixie na maaga pa naman, pwede pa siyang umuwi. Pero biglang sinabi niya na Trixie, please call the house. Pagtalikod ni Trixie ay tumawag naman ang kanyang ama pero hindi niya ito sinagot. Sinabi naman ng kanyang ama na kung pwede daw sabay silang mag-dinner para makapag-usap. Magkausap naman si Mayor Troy at Attorney Dizon sa kanyang opisina at sinabi nga dito na nakipagkita siya sa isang barkada ni Jigs. Nagpanggap siya na isang chick galing Manila. Marami daw silang pinag-usapan pero pagdating kina Archie at Jigs ay tikom ang bibig ng kanyang kaibigan. Na para bang napagsabihan na ito? May makukuha pa kaya silang impormasyon sa mga kaibigan ni Jigs? Thank you for watching mga kabantahera. Please leave your comment para ating mapag-usapan. Keep safe and God bless always. Don't forget to like and subscribe.